natin yung collar eh. Merci beaucoup! Anong size ng iyong buko? Charot. Tawagin niyo kadali sa... Ala! Oh my God! Oh no! Rolando to ba to? Alas 12 na? Hindi pa ako pagod! Tawagin niyo ako! Ha? Hindi pa ako pagod! Magdali, 7001-7949-8721-2429. Oh, tawagin niyo kadali na at magkwentuhan tayo. I'm okay mga panggano. We got more time, ha? We've got more time. Oh, kasi kanina ang bungad ko sa inyo, minigraine ako kanina, 'di ba? May migraine ako. Babawi lang ko sa inyo, baka sabihin niyo ano ba naman 'tong DJ na 'to? Minigraine lang, kailangan pa idamay pa kami. Babawi tayo, dali tawag. 7001-7949 or 8721-2429 o di naman kaya, pwede kayo mag-PM sa aming Facebook fanpage, EnergyFM1067 at kami ang tatawag sa inyo through messenger. Oo. Sabi ni Vijoy, wala na akong pasahero, makikinig na lang ako kay PPJ. Maganda yan, ha? Hindi kakikita dito! Bakit sa TikTok may mga nagre-request na ma-high blood daw ako? Bakit nyo gusto magkasakit ako? Ano Roland? Wala na? Meron yata si Roland eh. Wait lang, tingnan natin kung ano. Kung kaya ni Roland kumuha ng caller ha. Pa-shoutout naman po husband ko si Carl Orio. Sabi niya sa akin kagabi, excited daw siyang mag-Monday kasi PPJ time na. Naku, honey Lou. Orio, mas excited pa yung asawa mo sa akin kaysa sa'yo ha. Paktay ka niya. Doon! Oo. Hindi ka ba high blood in love? Ano? Hindi ka high blood in love ka, sabi ni Joanna Pedro. Hindi kita nagigets. Ano? Ako. Pa-shoutout sa asawa ko. Ano? Ang bilis naman. Saan na yun? Nawala na. Nagalaw na yung comment section, oh. Nagawala na! Ay, Roland, may kakwenda ako sa'yo habang kumukuha ka ng caller. Alam mo yung mga router ng mga internet? Di ba yung connection niyan galing sa maliit na box? Yung fiber optic? Hindi ko alam kinagat ng pusa ko kagabi. Nawalan kami ng internet, oh. Totoo nga. Pinagpabili ako sa kuya ko kanina. Yung kable, yung loob nun, di ba, fiber optic yun, Roland? Ilawan laman nun, di ba? Light yun, eh. Kaya nga optic eh, di ba? Oh. Ang mahal pala noon, 650 yun! Wala pa naman ako 650, mahirap lang kami! Oh. Sabi ni Edge, ang pogi mo pala. Pwe, totoo, charot. Saan po pwede mag-send down ng message para ano, magpatawag? Ano po kami? Sa Facebook namin, EnergyFM1067. And EnergyFM1067. Yes, Pop, si Martin Dakat namin ang hilig mangat-ngat ng cable. Ewan ko ba sa pusa ko? Alam nyo, nakakatuwa kasi naglaro ko ng Valorant kagabi. Din dumaan lang siya tapos saglit lang. Din ano lang, kinagat niya ng bahagya tapos nawala na yung internet namin. Grabe yun. Nabitin tuloy yung laro ko ng Valorant kagabi. Papa Jackson, palagi ako nakikinig sa radyo, sabi ni Aljan Alejandro. Yan. Wala nang mapakinggan pagkatapos ng show mo, extend ka naman. Lagi, pagpahingiin nyo naman ako. Alam ko naman, may miss niyo ako pag maalis ako, di ba? Pero, ano, walang pahinga. Sabi ni Jamie of Scallop House, energetic ka raw. Lagi akong energetic. Baka first time makita. Lagi ako. Bibira nyo makita matamlay, mga pangga. Shoutout, sabi ni Murphy, Angeles Pampaga. Nandiyan kami ni gandang karanong Saturday.
Nagsundo kami ng mga bata eh kasi nanood sila Klongklong, si David, si Kayla ng Olivia Rodrigo concert, no? Oo. Traffic? Andyan na yung caller. Oh, traffic nung araw na yun. Okay lang. Oh. Anyways, we have our last caller for the evening, si Ina. Hello? Hi, good morning po. Good morning. Unless nasa Canada ka rin, good morning doon. You are Ina from, taga saan ka? Taguig po. Taguig? Ba't wala lang ba Taguig nakalagay dito? Taguig. Apa. Saan ka sa Taguig? Barangay Rizal po. Barangay Rizal. Saan yan malapit? Parang ngayon ko lang narinig. Sa BGC po, malapit sa BGC. Ay, naku, tanawan mo yung mga building, no? Pagbukas ang bintana niya, makikita mo yung mga building, ganun. Opo. Saan ka nakaharap? Sa Ilog Pasig o sa building ng BGC? Sa building po ng BGC. Anyway, anong ginagawa ni Ana sa buhay? Ano po, isa po akong call center agent. Okay. Ikaw ay taga-Taguig talaga o diyan ka lang nagtakatira kasi nandyan yung work mo? Dito po talaga ako lumaki. Sa Makati po talaga siya before pero kinuha ng Taguig. So Taguig na siya. Ayaw natin makialam sa politika. Kaya natin yun. Anyways, sige. Ana, may asawa ka na? Wala po. Okay. Sige. May boyfriend? Wala rin po. Wala din. May hindi makalimutang ex? May nanggugulo. Yan! Yan! May nanggugulo sa'yo. Ano, ex mo? Ganon? Yung tatay po ng mga anak ko. Ah, oh, may anak ka na. Ilan na anak mo? Dalawa na po. Dalawa. Same father. Same father. Okay. Okay, tapos? Ano lang po, kaya po ko tumawag kasi kailangan niyo po ng caller, charot. Wow! Roland! Ito ba yung breathing mo dito, Roland? Iba, ha? Oo. Joke lang. Kinakabahan po kasi ako eh. Oo, sige. O, game. Ayun nga po. Kaya po ko tumawag kasi ano po eh, parang gusto ko pong itanong kung paano ko po ba parang i-instill sa utak nung tatay ng mga anak ko na ayoko siya makita, ganyan, na ayoko muna siyang makakausap. Kailan ba kayo naghiwalay, by the way? Nung February po, 2024. Oh, okay. So, several months ago lang. Yes. How long were you together? Naging kami po nung March 2020. 2020 to 2024, so parang apat na taon almost, no? Yes. Oo. Okay. Ilang taon na yung panganay nyo? Magti-trip po sa October 9. Mm-hmm. And yung bunso po namin is magto 2 years old next year, January. Magkasunod. Ba't so kaya naghiwalay? Ano po kasi, PPJ, bali, yung ugali po namin parang hindi po kami magka-wavelength, ganyan. Tapos, hindi ko po kasi na-feel sa kanya. Kagaya po nung advice nyo kanina dun sa isang caller, pag nagmahal ka po, diba, that mahal na mahal mo siya. Diba, parang ganun po. Parang exage yung mga bagay dapat. Pero sa kanya, parang na-feel ko po yung mediocrity, na parang, yung hindi mo ma-feel yung genuineness ng tao. Actually, marami pa pong reason eh. Like, hindi siya provider, hindi siya ganun nagsusupport sa mga anak namin, as in, wala talaga. And then, nung together pa kami, hindi ko siya nakikitaan na parang seryoso siya. Yung mga ganun bagay po. So, parang, imbis na nag-aaway na lang kami palagi and very toxic na po, parang mas magandang itigil na lang. So, this is a classic story of you falling out of love. Kasi, itong mga bagay na to, maano lang to, makikita mo lang yung mga mali pag hindi mo namahal yung tao eh. Tama? I guess. Opo. Oh yeah, well, yun talaga yun. Anong, ba't ka tumawag sa akin? Eh kasi po, actually ginugulo ayoko na po siyang makausap. Yes. Pumupunta dito sa bahay and then hindi naman siya para makipag-ayos, para lang, ang sabi niya,
eh, gusto daw niya makita yung mga bata, ganyan. Mm-hmm. Yun yung sinasabi niya. Pero, pero sabi feeling niya, ko di ka, kandong ka nga sa akin, sabi niya. Hindi po. Sorry, sorry. Hindi po, PPJ. Bale, yun yung sinasabi niya, pero hindi ko naman siya nakikitaan na mahal talaga niya yung mga anak niya. Parang ano yun, pag gusto niya lang makita or namimiss niya lang. Okay, wait lang. Let's try to put this into perspective. How often niya pinupuntahan yung mga bata? Sobrang bihira po. Parang every other 2 months. Okay. Ganun. And yung pagpunta niya ng every other 2 months, that irritates you? Yes po. Kasi yung totoo, parang hindi ka naman seryoso eh. Parang naguguluhan po ako sa mga kinikilos niya. Hmm. Na parang hindi po consistent yung pagpunta niya. Well, tama ka sa part na yan. But then again, tatay siya ng mga anak mo. I mean, if there's any chance at all, di ba, a semblance of him being in the lives of your, ano, of your kids, then have that chance. Kasi alam mo, that is the adjustment and the sacrifice you have to make. You have to deal with this guy all your life. Kasi naandyan, may anak kayo eh. There's no getting away with that. Kahit now, po ba hindi siya nagsusupport? Yan ang gusto kong tanongin. Hindi siya nagsusupport. Hindi po eh. Oh, i-demanda mo. Totoo! Ako naniniwala ko dapat magkaroon ng mas matinding batas sa mga lalaking mga mga yan, ha? I actually did po. Ah, talaga? Papa Jackson. Pinablatter mo. Problem po is, yes, then pumunta na rin po ako sa PAW. Pero, ang sinabi lang sa akin doon, matagal ang process ng well, ganyan. Matagal naman talaga. Pero at least, di ba, naumpisahan na. What actually exactly, po, oh, I'm sorry, you were saying? Go ahead po, sorry. What exactly did you want to ask me? Yung paano ko po ba mapapakita sa kanya na, kumbaga in denial po kasi siya eh, na sinabi ko ng well, ayoko actually, na talaga. Ana, hindi siya in denial kasi pinupunta niya twice a month eh. At once every 2 months eh. So, hindi siya in denial. Kasi kung gustong-gusto ka niya, pupunta ka niyan weekly. So, pinupuntahan ka niya once every 2 months. Piling ko feeling era ka lang sa part na yun. Kinacharing mo yung sarili mo. Okay. Baka imbalance lang kausap yan. Wala siyang masabi pag naandun na siya. Bubulahin ka niya. Ikaw naman naiirita. Di kaya mahal mo pa siya? Well, ay, siguro, pusang ano po? Gala talaga. Sabi ko na. 116. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Mahal mo ba? Ayoko na po. Ayoko na po siyang mahalin. Okay. So mahal mo pa, pero hindi mo na lang gusto makasama. Is that a safe, okay, ano? Kasi, okay. Kasi parang pakiramdam ko po wala na pong patutunguhan. Kasi una po sa lahat, pakiramdam ko, hindi ko na siya mababago. Kasi noong okay pa na... Hindi mo naman para baguhin ng tao. Di ba? Dapat yung tao yung magkukusa, mag-adjust kung gusto niya yung tao. Gusto niya ikaw yes. na to be in his life. But I think from a friend's point of view, I think that's a good call. No? But then again, I want to tell you something. Ano? If you want to, ano, if you want to tell, make him know or let him know na talagang ayaw mo na, may gusto kang itawid na mensahe sa kanya. Kasi feeling ko nararamdaman niyang gusto mo pa siya eh, kahit katiting kaya binubola ka niya. Eh. Kailan siya huling dumalaw sa'yo? Maging honest ka sa akin. Eh. Kanina lang po. Kanina. Kaya ako napatawa. Did he try, nag-away lang kami. Nagbasaan lang kami ng tubig. Did he try to hold your hands? Hindi po, hindi. Hindi kanya tinayakapin, gano'n? Hindi, wala rin po. Wala. Kung sakaling niyakap kanya, nag-away lang would kami. You have allowed him? Meow, 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 meow. Parang meow. Hindi na rin po. You're not so sure. No! No! I think, no, ganito, ano. Ana, ako, I admire your conviction. I think you are wanting to have a better life and you don't see in your horizon na makukuha mo sa kanya yon being with him. That's why you made the call na ayaw mo na. Tama? Yes. But I think you are failing dun sa part na you are not being able to communicate this properly to him. Hindi mo yan mako-communicate sa kanya by being nasty, by being, alam mo yon yung ano, irritated, no? Sometimes you have to tell that diplomatically. Kasi the guy will interpret that differently.
Abot kaya to lagi irritable baka mamaya, nagpapasuyo lang to, ganun. Di ba? So you have to communicate, yes. You have to be diplomatic about it. You have to tell that nang di ba? No common point. Opo. Oh, yun yung gusto kong sabihin sa iyo, no. Kasi kung sinasabi mo sa ayoko na siya, pero nakikipag-away ka, yun pa rin yun eh. You are still ano allowing him to become an emotional ano liability to you. At some guys would interpret that na naaapektuhan pa siya sa akin, gusto pa ako nito. Oh, yun pala yun. Mm-mm. At hindi lang yun. Kasi alam natin gusto mo pa rin naman siya eh. Nagdesisyon ka lang talaga. Mukhang pinaplastic, ikaw nagsabi nito eh. Tsaring-tsaringin mo pa ako. Excuse me. Ako nakakatanda ako ng mga sinasabi sa akin ha. So you have to tell him, no? Have to, kumbaga maging diplomatic sa bawat isa, no? One time, pag nakita kayo, diba instead nag-aaway kayo, mag-usap kayo, maupo kayong dalawa. No? Ayaw ko na, okay na tayo. I wish you all the best. Sana makatagpo ka ng ano. Babaeng magmamahal sa'yo, di ba? Someone who can inspire you to do better in life. At saka maging mabuti kang tatay sa mga anak natin. Dalawin mo sila. Be there. Maging present ka sa buhay nila. Yung ganun ka-diplomatic, ate. Kasi wala at this, sa puntong ito ng buhay niyo, wala nang kwenta pang nag-aaway kayo. Naghiwalay nga kayo eh. Ba't kayo mag-aaway? Tama ba? Sa bagay. Anong point na nag-aaway kayo, naghiwalay kayo? Anong gain nyo para inisin pa ang mga sarili nyo, ihiwalay na kayo? You getting the point? Oh, white. Yes. I'm so sorry. Oh, white. Ang galing po. Ang galing. Yan pala yun. Kaya pala. Okay? Opo, Papa Jackson. Sige. Wala ka nang gustong tanong pa sa akin? Magaling ako. Wag na. Okay na. Pagod na kami. Sige pa. Hindi, joke lang. Meron pa ba? Ay, may tatanong po pala ako. Kasi po, na-curious lang po ako. Kasi sabi niyo po, vegan kayo. Mm-hmm. Pero ano pong source of protein niyo kung hindi po kayo kumakain ng chicken? Makain ako ng tao. Broccoli is a good source of protein. Spinach is a very good source of protein. Totoo. Maraming gulay ang source of protein natin. And most importantly, tofu is a good source of protein. Tsaka meron din akong protein shake na ano na vegetable base. Yung protein na iniinom pang-gym meron din ako, vegetable base. So ayoko muna nang sabihin sa inyo yung brand kasi hindi ako ini-sponsoran. So tsaka na pag-sponsor na ako. Okay? Thank you po. Maraming salamat, Papa. Ay, salamat. Good luck sa pagiging nanay, ha. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Meow, 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 meow.